6 video ng pangalan ni Robredo, peke at layong pahinain ang kanilang kampanya. Samantala, DOJ, nag-iimbestiga na kontra sa faking 6 video ng pangalan ni Robredo. Mapagpalang araw ka, Genius! Panibagong araw at panibagong balita na naman ang iyong matutunghayan. Ngunit bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa mga bago kong video. Maraming salamat! Pinabulaan na ng kampo ni Presidential Candidate at Vice President Leni Robredo ang kumakalanta links na umano'y sex video ni Aika Robredo. Ano ni BP spokesperson Barry Gutierrez, layo nitong pigilan ng mga momentum ng kanilang kampanya. Pinag-aaralan na ng hanay ng mga abogado ni Robredo ang legal na mga rekurso laban sa sinumang nagpapakalat ng mga link. Links to an alleged sex video are circulating around the Twitterverse. This is a malicious fabrication and we have reported it to the platforms concerned para ma-takedown. Our lawyers are studying our options for legal action. Pahayag ni Gutierrez nito Lunes, April 11. Dapat umanong tignan ito bilang distraksyon na layong pigilan ang momentum ng kampanya ni Robredo. Matatanda ang 9% ang itinaas ng kandidato sa pinakahuling Pulse Asia survey sa pagkapangulo. Nakakuha si Robredo ng 24% preference rate. Samantala, pangalawa pa rin habang namamayagpag sa 56% ang matinding karibal nitong si dating Senator Bongbong Marcos Jr. Ani ni Gutierrez. This is a direct and vile response to the momentum we continue to gain. It won't yield votes for those who are spreading it. Statement of BP spokesperson, Attorney Barry Gutierrez on the latest online attack against BP Lenes family, April 11, 2022. Links to an alleged sex video are circulating around the Twitterverse. This is malicious fabrication and we have reported it to the platform concerned para ma-takedown. Our lawyers are studying our options for legal action. Our supporters should see this for what it is, a distraction. This is a direct and vile response to the momentum we continue to gain. It won't yield votes for those who are spreading it. Ang mas malalim na goal ng ganitong taktik, yung manggigil tayo at magwala sa social media para awayin natin ang mga tao at hindi tayo ma-convert. Kaya nga ang tamang response dito, hold the line tayo para sa pag-ibig. Be firm but kind sa pagtatama ng disinformation. Kahit ganito ito, kawalang hiya. Malino na krimen ito at ang paraan para talunin ang mga ganito, once and for all, manalo tayo sa halalan. Ayusin ang sistema at panagutin ang mga nagkakalat nito. Samantala, nanawagan na rin si Senatorial Aspirant Chel Jokno sa Google na ipatanggal ang malisyosong links. Ito ang latest script ng kabila, targeting the daughters of BP Leni. Alam nating desperado ng sila dahil sa paglakas ni BP. But it takes a special kind of evil to resort to misogynistic attacks against the kids. Ito bang uri ng politika na gusto natin para sa ating mga anak? We call on Google to remove these links immediately and to proactively prevent any more links containing the same abhorrent misogynistic attack to be published. Google should not allow itself to be used for crimes against women. Kasalukuyan naman trending topic ngayon sa Twitter ang hashtag Protect Leni and Family na hinaing ng Kakampings kasunod ng pagpapakalat ng faking video. This woman had the purest and genuine hearts. Will raised with integrity and empowered. To those who are spreading fake news about this woman, you will not win. You can't bring them down. Hashtag protect Leni and family. Hashtag protect the Robredos. Sa kanyang Twitter, isang paalala rin ang binatawan ni Robredo. Aniya, best antidote to fake news is the truth. Let us not lose a focus. Tuloy-tuloy lang ang paggawa ng kabutihan. This was how I survived the last 6 years. Samantala, siniguro ng Department of Justice, Office of Cybercrime o OOC nitong Martes, April 12, na hahabulin nila ang mga responsible sa pagpapakalat ng online sex video ng panganay na anak ng Vice Presidente Leni Robredo na si Aika Robredo.
Nagsimulang kumalat noong Lunes ng gabi, April 11, ang mga leak ng mga faking video ni Aika. Ito ang ikalawang high-profile election-related cybercrime na inimbestigahan ng DOJ. Kasunod ng banta sa Twitter sa buhay ng karibal na Vice Presidente sa pagkapangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Our investigation, agents are on it. If it needs further investigation, we will endorse the same for the NBI and Cybercrime Division, ani ng OOC officer. Nanawagan rin ang opisyal na aksyon ang tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez sa mga video at sinabing isinasaalang-alang nila ang mga kaso laban sa utak sa likod nito. Nakiusap din ang kampo ni Mr. Presidente sa publiko na huwag ibahagi at iulat ang mga nasabing video. Samantala, pinayuhan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, anak babat na Robredo, na huwag maabala sa pag-atake. Let not lies disturb you. The truth of your life of decency and humility and service and intelligence is known by all of us. Only liars will relieve their own kind, ani ni Villegas sa isang Facebook post. Naniniwala naman ang kampo ni Robredo na ang layunin lamang ng malisyosong video ay upang pigilan ang momentum ng kanilang kampanya. Paalala sa ating mga botante tungkol dito sa mga kandidato. Kung paano mga kampanya, ganyan din namumuno. Kung ang alam lang ay magsinungaling, gumawa ng chismis at nag-imbento ng mga sex video, anong klaseng pamumunuan ang mag-i-expect natin? Samantala, hindi pinalagpas ng labor leader at presidential candidate na si Calio de Guzman ang pambastos sa panganay na anak ng Vice Presidente Leni Robredo na si Aika. Sa isang pahayag na inilabas ni de Guzman sa kanyang social media accounts, mariin niyang kinundina ang tahasang pambastos kay Aika. Kinukundina ko ang tahasang pambastos kay Aika Robredo sa lumabas na peking iskandalosong video, pahayag ng labor leader. Ang mga ganitong uri ng pag-atake ay paninira lamang na aniya ay ginawa rin dati kay Senator Aspirant Leila De Lima. Ang ganitong klaseng na pagninira na dati ay ginawa kay Senator Leila De Lima at pagkalat ng peking impormasyon ay trademark ng bulok na politika ng paksyon ni Marcos at Duterte. Kahit masabing gawa-gawa lamang ito ng kanilang supporter, ani ni De Guzman. Dagdag pa ng labor leader, kalokohan ang alegasyon ni Attorney Vicky Rodriguez na nagmula ang video na ito sa kampo ni Robredo. Aniya, bakit naman daw nila gagawin ang ganoong kawalang hiyaan sa kanilang sinusuportahan? Kasabay ng pagkundina ni Guzman ay ang kanyang panawagan sa lahat ng kandidato na itaas ang diskurso upang masolusyonan ang krisis sa kalusugan, kabuhayan, klima at karapatan. Gayun din ang panawagan niya na turuan ang mga botante na tumimbang sa plataforma at track record ng mga partido, kandidato. Imbis na nakatuon sila sa personalismo at sa pansariling kapakinabangan, aniya, labanan ang kasinungalingan, kababuyan at kababawan. Kasabay ng pagkundinan ni Guzman, umaksyon na rin ang Department of Justice, Office of Cybercrime ukol sa isyu at sinabing hahabulin nila ang mga responsible sa pagpapakalat ng online na nasasabing peking sex video. Our investigation agents are on it. If it needs further investigation, we will endorse the same to the NBI, Cybercrime Division, ani ng OOC officer in charge Charito Zamora sa isang text message na ipinasa sa mga media. Don't forget to like, share, and subscribe para mas updated ka sa mga susunod naming videos.